Nanawagan ng African at Western nations, maging ang European Union, ng agaran at makabuluhang ceasefire sa Ethiopia. Ito ay sa gitna ng banta ng pagkubkob ng puwersa ng Tigray People's Liberation Front o TPFL sa Addis Ababa. Isinailalim na mula pa noong Martes ang buong bansa sa 6-month state of emergency matapos ipahayag ng TPFL na nakubkob nito ang ilang mga teritoryo at mabilis na sumusulong patungo sa kapitolyo ng bansa. Samantala, dumating na sa Addis Ababa si U.S. Special Envoy for the Horn of Africa, Jeffrey Feltman, upang isulong na itigil ang operasyon ng militar at himukin ang gobyerno na simula ng pag-uusap hinggil sa tigil putukan. Ayon naman kay UN Secretary General Antonio Guterres, nakausap umano nito si Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed noong Miyerkules at inalok ng tulong sa paglikha ng mga kondisyon para sa isang dialogo. Subalit sa kabila ng tumitinding mga panawagan ng ceasefire, tumanggi ang Ethiopia. Inakusahan din ng gobyerno ang Tigrayan forces na ini-exaggerate lamang ng mga ito ang kanila umanong ipinahahayag na territorial gains. Libo-libong tao na ang nasawi sa lalo pang lumalalang conflict sa Ethiopia at tinatayang mahigit 2 milyon na ang displaced, habang nasa 400,000 naman ang pinangangambahang makararanas ng matinding kagutom sa Tigray. Ni Seth Bendanya, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.